Love moves in mysterious ways. At tulad ng daan ng kalsada, hindi ito laging tuwid at madali, kundi ito'y maraming liko, hinto, minsan ay naliligaw at nagkakamali. Dumaan ako sa mga ganitong uri ng relasyon at naniniwala ako na sa daan ng iyon ay inihanda rin ako ng Panginoon para pag dumating ang araw na ito at nagtagpo tayo, ay handa tayo. Tadhana nga naman, no? Pinakilala ka sa akin ng pinsan kong si Lawrence na ang pangalang Rose na matagal niyang ipinapanggit sa akin noon ay siya palang mapapangasawa ko ngayon. I grew up without a dad, but I thank the Lord because He blessed me with so much love through my siblings and most especially my mom, who stood as my father at the same time. But I guess I'm really curious what it feels like to have a dad around. Thus, I sometimes feel that there's an empty spot in my heart. But when you came into my life and our baby Laura as the union of our love, I saw and felt the love of a father that I've been longing to feel with your presence as the father of our child. Although we may have stumbled along the way, but what's important is we're making it right, and this is the start. I will never forget the first day you asked me to go to church. I told myself, Lord, is He the right one for me? And true enough, You are my fate and You are my destiny. Tunay ngang naging isang malaking ilusyon ang oras. Dahil parang kailan lang ay sinet up pa tayo ng pinsan ko. At naalala mo pa nang hinawakan ko ang iyong kamay sa kanto ng Vima pa habang tumatawid. Doon tayo unang nagkatawanan. And I fell in love with you dahil sa kagandahan mong malalobi ko. Sa iyong personality, pagiging thoughtful and caring, at higit sa lahat, sa pagsunod mo sa Panginoon. Dahil alam ko na I will not be lost with you because you follow Him. Love conquers all. It is a cliche that we hear so often. But today, ladies and gentlemen, it is being manifested right before our eyes. Mga kapatid, tayo pong lahat ngayong hapong ito ay nangagkakatipon sa harapan ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat upang sumaksi sa pagpapatibay ng marangal at dakilang pag-isang puso ni Leonard at ni Mary Rose. Naalala mo pa ang sinabi ko sa iyo na I'll be your friend, your best friend, your lover, your soulmate, and now your husband-to-be. At ngayon dudugtungan ko na ang mga ito. Ipinapangako sa iyong mamahalin kita ng wagas at sa paraang alam ko. Ipinapangako ko na ako'y magiging tapat at faithful sa iyo. Ipinapangako kong poprotektahan kita at ang pamilya natin. Ipinapangako kong magiging matatag ako para sa inyo. Ipinapangako ko na dadamayan kita sa lahat ng paghihirap at mga pagsuko. Ipinapangako kong ibibigay ang the best para sa iyo, sa abot kaya ng aking abilidad.
Dahil deserve mo maging masaya. Deserve mo maging maligaya. Mary Rose, mahal na mahal kita. Walang salita ang makapagpapaliwanag kundi ang mararamdaman mo lang ito sa oras at panahon na susubok sa ating pagsasama. And today, I finally, Mary Rose. So help me God. I can't get away from anything. I couldn't thank the Lord enough for your life. You are my ideal man. You are my comfort. You are my best friend and my officially husband and the father of my child. Now, I can say that I'm finally home. Today, I come before the Lord, being witnessed by the people we love. Giving you my vow to love you forever. I vow to be a supportive and submissive wife and a loving mother to our child. I need to know if I should raise a veil. My heart is stuck on hold. I wanna know which way to go. I can't live I vow to be your wife in this lifetime and beyond. I love you with all my heart at mamahalin kita sa lahat ng pagkakataon hanggang sa huling yugto. I need to know.